Good morning. So, may iba muna tayong topic ha. Last November 2019, mga buddy, may mga lumapit sa aking mga kababayan natin, nag-PM sa akin, humihingi ng tulong dahil sila daw ay na-scam. So, sabi ko, ang tanong magagawa ko lamang, i-expose ko lang dito sa vlog natin. Dito, nagulat ako dahil napakaraming tao ang na-scam ng babae na to. May mga team na pinakita sa akin yung listahan kung magkano yung mga amount na nakuha sa kanila. So, biro nyo yun na 2019 pa yung vlog ko. احجز فندقك واحصل على 25% كاش باك في محفظتك. حمل تطبيق المطار. Good morning mga buddy, welcome back to the vlog. So before anything else, samahan niyo muna ako. As you can see, may dala tayong isang plastic bag dito ng mga lumang damit at saka yung uniforme namin. So kaysa sa itapon ko pera na mahigit 3 million. Tapos nakalagay dito yung pangalan ng scammer, si Gretel Odvina Jamboy, 29 years old, single mom at saka taga-tan sa Cavite nga. At sa baba ay may mga nakalagay na team. So halos nasa 22 ata itong team na kung saan ay sa tapat nito ay ang amount na naitakbo ng scammer na to. Ganun nga nangyari mga buddy. Halimbawa na lamang sa Team Heart, 121,500. Hindi lang natin alam kung ilan membro ang bawat team, pero ang sabi sa akin nung nakausap ko ay marami raw, kasi nga iba't ibang lugar ang pinanggalingan nito. So ang total ng amount ay 3.3 million or 3,353,700. Tapos sa ilalim pa may nakalagay, kung may makakapagturo kung nasaan ang babae na to, please text nyo ako sa number na ito, may binigay na number. Then malaking tulong po may bibigay nyo sa amin. Sa ngayon ay nakapagsampa na po kami ng kaso sa kanya. Sana po may makapagsabi kung nasaan siya ngayon. Nagtatago na po kasi ang babae na to. So may anak na 5 years old ang babae na to. Then yun nga, may lumabas ito na video kasama nga nitong post na parang nagpapakilala siya kung gano'n na siya katagal dun sa investment business na yon, yung stable exchange. At ipinakita pa niya mismo yung kanyang passport. So hindi natin alam kung peke yung passport niya, pero yung pangalan niya nga ay Gretel Odvina Jamboy. Tapos kahapon nagbuklat ako ng aking mga message request. May mga nabasa ako doon na nagtatanong kung ako daw yung vlogger na nag-feature nung kay Jamboy. Babae to ha. Sabi ko, oo. May nag-PM pa sa akin na kung saan ay ikinakalat daw nitong si Jamboy na ito. Nasa Siargao ngayon ha. Nasa Siargao siya ngayon. Doon daw siya naninirahan. Na binayaran ko raw siya. Sabi ko, aba, hindi ko alam, may nangyayari na palang ganun na transaksyon, nakarating pa ako ng Siargao. No? Binayaran ko daw siya para parang siya daw ang ano, parang siya pa daw yung na-scam. Tapos bumuo ngayon ako ng group chat ng mga tao, mga taga Siargao, may mga nabiktima rin siya. At meron dito na nagsasabi na kung saan ito nga daw itong si Jamboy ay nandito, nandyan sa Siargao, may mga pinakitang picture at isa na rin siyang homewrecker, ibig sabihin nanira ng pamilya. So ngayon gusto ko makausap itong mga tao na to sa aking group chat para maikwento nila kung ano ba talaga yung nangyari. Okay, so ito tatawagan natin sila mga buddy. Hello, hello. Uy. Hello. Hi, sir. Uy, kumusta? Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ano? Kumusta na? Kumusta na? O sige, sige. Hintayin natin kung sino mga papasok ha.
Hintay natin yung mapapasok. Naka-ano tayo na, naka-record ngayon na. Naka-record ngayon yung ano. Ayan o, ayan. Ayan, ayan. Pero hindi ko pinapakita yung mukha nyo. Boses nyo lang, boses nyo lang. At sagin muna natin yung iba share kami. Kasi kami sa share girls, wala man kaming ano sa, yung sa scam. Kasi ang sa amin yung pakikaapit niya sa ano. Oo. Okay, okay. Oo, sige, sige, sige. Oo. Mayroon na pala siyang kalipin doon sa Burgos kung saan na-assign yung police. Oo, oo, oo. So, lipin na pala sila ng yung babae na yan. Oo. Sa scam, wala kami masyadong masabi sa scam, pero kaya nga sabi namin, pwede namin i-assist yung mga biktima sa Siargao. Oo, oo. Na tulungan namin, kumbaga kami yung mga mata at tainga nila doon. Sabi nga namin, kung mayroon sarang pupunta doon na biktima sa Siargao, oo. Pwede namin i-shoulder na yung titirhan nila, yung kami na magsama sa kanila, walang problema. Oo. Kasi ang sa amin, hindi man kami makahabol ng scam, ang habol lang namin is... Oo, oh, alam nyo, nakakabigla nga eh, kasi mabuti na lang at nagbasa ako ng mga message request ninyo at doon ko nakakita, ba, ilan yung, ano, ilan yung mga nabasa ko na tungkol dito kay Jamboy? Ako talaga, nag-message ako, ano pa, February 10 pa talaga ako, sir, message ng message sa mga biktima. Mm-hmm. Sabi ko, alam ko kung saan makikita yung, ano, hanggang yung kapatid, ano kasi ang ginawa namin, nakita na namin yung video mo, oo, yung vlog mo. Oo. Hindi lang muna namin pinagsasabi kasi nga sabi namin, pwede namin yung gamitin na ebidensya sa yung sa scammer nga. Oo. So, hindi muna kami nagsasabi kasi gusto namin, kumikilos lang kami ng tahimik para undas pa talaga, maano na siya na, oh, marami pala ito silang mga ebidensya. Oo. Kasi kami, yun nga, hindi mo kami biktima, wala man kami financially, wala siyang nabiktima sa amin, nagpupa sa amin. Okay. At itatanong ko lang, paano yung ano, sino yung may nakakaalam ng kwento tungkol doon sa bakit ano yung sinasabi niya na binayaran ko? Ay, oo sir, kasi sabi ng mga taga doon sir na nangahapon daw sana, ay kasi nag-viral naman yung ano sir, yung vlog mo kasi na-share nga namin. Ako sabi niya, hindi daw yung totoo. Kumbaga, kayo po yung nagbayad sa kanya kasi siya po yung na-scam ninyo. Binaliktad daw po ninyo yung ano, tutorya. Kaya po siya nag-file ng kaso, siya po dapat ang magkakaso. Eh, ang tanong, anong ebidensya niya? Anong ebidensya niya na ako nang scam sa kanya? Alam niyo yung mga ganitong scammer, matatamis magsalita talaga eh. Alam nila kung paano magpaikot-ikot ng tao. Ano ko po, approve ko po yan. So, ibig sabihin pala mga buddy, ako yung binaligtad ng scammer dahil nga doon kumalat yung video ko na yon. Ay, ang sabi ng ito nagkukwento sa atin, sinasabi nila na ako daw yung nang-scam at binayaran ko yung si Jamboy na yon. So, si Jamboy mga buddy ay nasa Siargao. At itong mga kausap natin ay kaya naghahabol ay hindi lang dahil sa yung mga na-scam ha, iba pa yon kasi may problema din ito na nanira daw ng pamilya. So sana ay mabigyan ng pansit ito at sana ay makarating sa kinauukulan. Alam ko naman na ano na, na ongoing na yung ano yung kaso na yan. Pero sana ay biro yung tagal-tagal na wala pa palang hustisya itong mga na-scam niya. 2019 pa, November, nung ifiniture ko yon. So almost 3.3 million mga buddy. Tapos ganito pa pala. Mabuti na lamang at may nag-reach out sa akin. At ito nga, kausap ko na yung iba. So, kumakalap lang kami ng, ano, ng marami pang impormasyon tungkol dito. Pero sana ay this time ay manaig na yung hustisya para doon sa mga na-scam niya at para doon sa pamilya na sinira niya. Yan. Si ano ang pangalan nito, nakakapag-live pa to sa ano, nakakapag-live pa to sa FB. Kaya nagugulat ako bakit hanggang ngayon eh nasa laya pa rin to. Antindi. Proud siya po. Proud. Oo, biro niyo yun, may nakita ako na ano na ipinasa sa akin yung FB account niya.
Oo, Rain, ano yun? Ano yung pangalan niya sa FB? Rain. Rain, agak. Okay. Grabe nga, no? Sabi ko, ang klase, ang tibay din ng sikmura ng tao na to. Pero nagkakababae siya. Ay, oh. Tapos ako pa yung babaligta rin, nananahimik ako dito sa Saudi, ako daw yun ang scam sa kanya. Eh, pwede ko siyang kasuhan eh, kung tutuusin. Kasi nga, baka marami pa siyang magbiktima din na makakatulong. Oo, oh, oh, kaya nga eh, yun nga yun eh, dapat talaga. Biruin nyo yun ha, isang ordinaryong OFW magbabayad sa kanya. Eh, magkano daw ibinayad ko sa kanya? Milyonin siguro po, kasi nakabili po ng mga ari-arian. Ang yaman ko pala, mga body, biruin nyo, nagbayad ako ng milyon. Eh, alam ko naman, hindi kayo maniniwala doon ha. Alam nyo naman kung sino yung dapat paniwalaan dito eh, kaya... Kung sakali man na ikalat pa rin niya yung mga ginagawa niya, baligta rin niya ako. Alam ko, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Kaya wala tayong takot. Tsaka wala tayong ginawang gano'n na nagbayad tayo. Ano? Magkano lang yung sinusweldo natin dito. Tapos ano ako, nagpapakahirap tayo dito sa pagtatrabaho. Nagpupuyat tayo. Tapos gano'n, mangi-scam lang tayo. Tapos ibabayad lang natin doon sa scam natin. No way. No? Ano tayo, nagtatrabaho tayo ng ano ng patas dito. So itong mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa akin, kaya ina-feature ko yung problema na yan noong 2019. Talaga ipinakita ko pa doon yung mukha niya. Tsaka ano, tsaka kalat naman sa Facebook, eh, i-search mo lang yung pangalan niya. Nandun pa rin yung mga picture niya, yung ano, di ba? Nandun pa rin. Opo. Oh. Kaya nga ito, i-search niyo lang mga body, ano, yung ano, Greta Jamboy. Scam. Lalabas na doon yung mga photos, yung mga old photos niya. Tsaka kung kayo man nandiyan mga taga Siargao, eh magkaisa kayo. Kung siya man lang, eh, kung siya dayo man lang dyan, aba eh bakit kayo magpapatalo sa kanya, di ba? Tulungan natin yung mga nabiktima nitong si Jamboy na to. Para wag na uling makapang-biktima ulit. Kasi nakakaawa ang mga kababayan natin na naghihirap ka tapos. Pero mo kukuha na ng pera, paano niya nasisikmura? Kung ano ba, kung may anak siya, may anak ba siya? Meron po, oh. Meron po. Paano niya nasisikmura mga body na ipakain sa kanyang anak yung galing sa mga tao na pera na pinaghirapan ng mga tao na yun tapos lulukuhin lang niya, i-scam lang niya tapos ipapakain na ibubuhay niya sa anak niya. Nakakaawa naman ano, nakakaawa yung bata. So sana mapapanagot natin ito, itong babaeng ito eh matigil na sa kanyang kalokohan at saka sa kanyang kasinungalingan. At saka kung ano man yung ginawa niya doon sa isang pamilya na sinira niya, ay pagbayaran niya. Ang magiging magandang ano lang dito, lumabas yung katotohanan at saka mapagbayad kung ano man yung kasalanan nito sa tao. Oh. At sana nga ay magkaroon na ng hustisya itong mga nabiktima niya. Tapos na yung usapan natin, at least eh, naikwento ninyo. Alam ko na naman na kasi nababasa ko naman yung message ninyo. I-update na lang natin yung ating mga kababayan dito. Pero ito, i-upload ko to ngayon ha, itong video na to. Kaya yung mga nabiktima po, ito, nananawagan po ako, yung mga nabiktima po nitong babae na to na si Gretel Jamboy, nasa Siargao po siya. Yan po ay ayon dito sa ating mga kausap. Kaya kung hahabulin niyo po siya, pumunta po kayo ng Siargao, doon po kayo magkikita po. Pero baka dahil sa
nagiging viral, maging viral na naman ito, eh baka makalipat na naman ito. Pero wag na sana po kayong ano, magpabiktima dito sa tao na to. At wala pong katotohanan yung mga sinasabi nito na ako nagbayad sa kanya dahil na-scam ko siya. So binayaran ko para daw hindi ako makasuhan ng cyber libel. Ang galing naman magtahi ng kwento nito. Pwede itong ano, pwede itong mananahi. Maraming salamat ha, maraming salamat. At kahit nagkausap-usap tayo, basta PM lang tayo dyan sana sa group chat natin kapag may development. Thank you. Okay, sige, salamat. Ingat kayo, ingat. Okay, so yung mga buddy, update ko na lang kayo kung mayroon pang panibagong dadating na info sa atin. At yun nga, nakakaawa itong mga nabiktima nito. Tapos ito pa, nanira daw ng, ano, ng pamilya doon sa Siargao. Basta tayo, wala tayong iwanan para sa bayan. Katotohanan lang mga buddy, yung ating ipinapahayag dito.